Naging sobrang abala si Lexi ng sumunod na mga araw dahil sa project niya sa Love Enterprises. Hindi siya nakasama sa mga kaibigan nang mamasyal ang mga ito noong nagdaang Sabado. At hindi rin siya nakabisita sa foundation noong nakaraang Linggo. Sinisiguro talaga niyang mahusay ang bawat detalye sa mga produktong para sa mga sangay ng mga tindahan ng LE. Hindi man niya aminin sa sarili, gusto niyang magbigyan ng magandang impression ang kumpanya ni Lucas. Lexi, may naghahanap sa'yo. Isang papabol at katakam-takam na nilalang. Nakangiting sabi ni Joyce sa kanya isang hapon. Tumingin siya sa orasan. Lampas alas 3 na ng hapon. At sino namang taga-ibang planeta ang naligaw dito? Tanong niya na muling ibinaling ang atensyon sa tinatapos na trabaho sa computer. Lexi, hindi nga ako nagbibiro. Narito ang Lami Yesus, boss ng Love Enterprises. Hindi niya maipaliwanag pero hayun ulit ang OA na reaksyon ng kanyang puso sa sinabi ng sekretarya. Biglang lumundag ang kanyang dibdib at wala sa sariling napatingin siya sa salamin para tingnan ang itsura. Wait, bakit parang napapraning yata yung itsura mo ngayon, Lexi? Sansala ng isang bahagi ng kanyang isip. Hindi ka naman dating ganyan ah. Naku, Lexi, ang ganong nila lang, hindi pinaghihintay ng matagal. Papapasukin ko na ha, putol ni Joyce sa pagkalito niya, sabay labas ng opisina niya. Hindi naglipat sandali, bumukas muli ang pinto. Hi, Lexi. Parang tumalon ng 3 metro ang puso ni Lexi nang pumasok si Lucas sa kaniyang opisina. Hindi niya mawari kung sino ba ang gusto niyang batukan ng mga sandaling yon. Ang kaniyang sarili, dahil sa mga hindi niya maipaliwanag na reaksyon ng kaniyang puso o ang gwapong binata sa kaniyang harapan na nagiging sanhi ng kaniyang mga weird na ikinikilos nitong nakaraang mga araw. Hello, Mr. Martinez. Pilit niyang kinalmang sarili ng bati ng bisita. Lucas na lang. Let's drop the formalities, if you will not mind, Lexi. Nakangiting sagot ng binata. I don't. Please have a seat, Lucas. Gusto na talagang tuktukan ni Lexi ang sarili dahil sa pag-stammer niya. Thanks. Tugon nito habang nauupo sa siliyang nasa harap niya. What can I do for you, Lucas? I hope there's no problem with the new shirt design that I sent you. Wika ng dalaga na napapaisip kung ano nga ba ang ginagawa ng gwapong lalaking ito sa kanyang opisina. Kung problema yon sa business deal nila, hindi na kailangan ang CEO pa mismo ang makipag-usap sa kanya. No, nothing strong with it. Putol kaagad ni Lucas na hindi nawala ang ngiti sa labi. Actually, it's great, but it's not really the reason why I'm here. Anitong medyo sumeryoso ang tingin sa kanya. Matamang naghintay lang ang dalaga kung ano ang sunod na sasabihin ng kausap. Biglang tumahip ang kanyang dibdib. Pero siyempre, pilit niyang itinatago ang kabangkan niyang nararamdaman. I want to apologize, Lexi. I'm sorry I sort of lied to you when we were in the foundation. I was curious about what excuses you would give on why you didn't come. Patuloy ng binata. Napangiti na siya. Apology accepted. Ako naman talagang may kasalanan. I was a little preoccupied that morning that I forgot about the meeting. Tapos excited din ako makabisita ulit sa foundation. But honestly, it was the first time that I forgot a very important appointment. And I assure you, it won't happen again. I know it won't. Nakangiting sagot nito na lalong nagpalundag sa mga daga sa kanyang dibdib. So, pumunta ka talaga rito para lang mag-apologize? Kinikilig na tanong sa isip niya nang dumaan yata ang 30 segundong nakangiti lang sila sa isa't isa at walang nagsasalita. Would you like... So, hindi ka pa ba? Sabay silang nagkatawanan dahil magkasabay pa silang nagtanong. Okay, you first, sabi ni Lucas. Biglang may kumatok sa pinto ng opisina. Dinalhan sila ni Joy ng iced tea. Never mind. I was just about to ask you if you want coffee or tea? Or me? Dugtong pa ni Lexi sa isip. Alam niyang bigla siyang namula dahil hindi niya alam kung bakit nagkakaroon siya ng mga ganong thoughts lately. Kahit siya ay naninibago sa sarili, hindi na niya matandaan kung kailan ba siya huling nagkaroon ng atraksyon sa isang lalaki. Hindi
pa nakatulong na parang nanunudyo ang ngiti ni Joy bago ito lumabas nang kapwa sila magpasalamat ni Lucas para sa dinala nitong drinks. "Actually, I was hoping I could ask you out for a snack." Muntik nang masamit si Lexi sa iniinom na iced tea. Tama ba ang narinig niya? "I know it's a very short notice and that you're a very busy woman, but why?" Bulalas niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Lucas, one of the most eligible bachelors ng business community, was asking her out. Natawa ang binata sa reaksyon niya. "Why not? What I mean is, you're busier than me. And I'm sure you have more important things to do at the moment than to have a snack with me." Paliwanag niya. "Let's just say it comes with my apology. And I say there's no harm if we get to know each other better, don't you think? Our mothers are long-lost friends, from what I understand. But we are both volunteers at the Munting Anghel." Nakangiting paliwanag pa ng binata. "Lots of reasons, ha? Kaya lang, I'm due for a visit to a foundation in an hour," she answered apologetically. For once, parang nabawasan ang interes niya sa pagbisita sa foundation. "No problem. Kung gusto mo, sabay tayong pumunta doon. Then we can have an early dinner instead afterwards." Wika pa ni Lucas. Hindi na naman makapaniwala si Lexi sa narinig. May kung anong himala yata sa kalangitan. "Are you sure?" tanong niya. "Very sure." Mabilis na tugon nito. Wala na siyang nagawa lalo na't parang nakalutang siya sa ulap habang isina-shut down ang kaniyang computer. Pero may kung anong boltahe ng kuryente ang gumapang sa kaniyang katawan nang alalayan siya ni Lucas palabas ng opisina niya. Hindi na nagdala ng sariling kotse si Lucas. Inalalayan pa siya ng binata hanggang sa makapasok sa sasakyan. He was a gentleman at hindi siya papayag na hindi niya maihahatid pa uwi ang dalaga. His visit to her was really planned. Pinaayos niya talaga ang schedule kay Mylene para mabigyan siya ng libreng oras sa hapon. Hindi niya alam pero nagkaroon siya ng interes sa dalaga. Hindi man ito kasing sophisticated gaya ng mga ibang babaeng nakakasama niya sa labas, sapat na ang ganda ng dalaga inside and out. Bihira siyang makatagpo ng babae sa kabila ng pagiging abala sa pagpapatakbo ng sariling negosyo at nakukuha pa rin maglaan ng oras para sa mga bata sa foundation. Ang isa pa, naaalibadbaran siya sa mga babaeng maaarte. At so far, wala siyang makitang bahid ng kaartihan kay Lexi. "Madalas ka bang nagpupunta sa Munting Anghel?" tanong ng dalaga habang nagbabiyahe sila. "Nabanggit ni Tita Cecil nung minsan na matagal ka na raw volunteer sa foundation. But I find it weird na ni minsan hindi pa tayo nagpang-abot doon. Except for that afternoon after I forgot our appointment. Since college pa ako nagvo-volunteer doon." Wika naman ang binata. "Oo nga, but most probably, during the time na nag-start kang mag-volunteer, yun naman ang time that I took my master's studies abroad." Sagot naman ng dalaga. "Oops, that slipped out. Nahulaan mo na siguro tuloy na matanda na ako." Natawa ito. "Let me guess, you're already 28? Tuluyan ng napatawa ang binata. "Actually, I'm 31. Not bad." Komento ng isip ni Lexi. "And you're 25. Putol ni Lucas sa iniisip nito. "Close. I'm already 27. Nakangiting sagot ng dalaga. Nagsisimula ng mapanatag ang kalooban niya sa daloy ng kwentuhan nila habang bumabiyahe. Paminsan-minsan ang pakiramdam niya ay pinipisil ang puso niya kapag lumilingon ng nakangiti si Lucas sa kanya habang nagmamaneho. Hindi sila naubusan ng pinag-uusapan. They had similar interest in music and movies and similar views in politics and religion. Kahit may ilang bagay rin na magkaiba ang kanilang opinion. Lalo pa silang nag-enjoy sa usapan nang matuklasan nilang sa iisang university pala sila nagtapos ng kolehiyo. Hindi natuloy halos napansin ni Lexi na nakadating na pala sila sa bahay ampunan. "Hello, Tita Cecil!" Bati ng dalaga sa matandang babae matapos kumatok at pumasok sa opisina nito. "Lucas, Lexi, it's nice to see you both." Ganting bati ni Tita Cecil sa kanila na may surprise expression sa mukha.
"Hay tita!" Bati ng binata sabay halik sa pisngi ng tiyahin. Natatawa ang mga matang nagpalipat-lipat ang tingin ni Tita Cecil sa kanilang dalawa. "Nagkasabay lang ba kayo ng dating o magkasabay talaga kayo ngayon sa pagpunta rito?" Bahagyang nag-init ang mga pisngi ni Lexie. "Magkasabay kami, tita," sagot ni Lucas para sa kanilang dalawa. Alam nitong gustong manukso ni Tita Cecil, pero ayaw rin itong mailang ang dalaga. "Oh well, that's nice, and it's none of my business," natatawang sagot ng matandang babae. "O siya, puntahan niyo na mga bata. Sigurado akong matutuwa sila na narito kayo." Nagpaalam na sila at dumiretso sa nursery room. Tumulong si Lexie sa stay-in staff ng foundation na naroon sa pag-aalaga at pagpapalit ng diaper ng mga mas nakakabatang sanggol habang nakikipaglaro naman sa mga batang nagsisimula ng maglakad si Lucas. Hindi pa rin sila naubusan ng mga pinagkwentuhan at biruan habang ginagawa ang mga bagay na yon. Tuwang-tuwa rin ang mga toddlers sa mga antics ng binata para mapatawa ang mga ito. Parang sanay na ito sa mga bata, bagay na bihirang makita ni Lexie sa mga kakilala niyang lalaki. Nang mapansin ni Lucas na patay Cindy ang isa sa mga ilaw sa nursery room, kinusanan nitong akyatin ang ilaw at palitan ng bumbilya matapos pumunta sa stockroom ng foundation. May ilang mga bata rin ang humingi ng tulong dito para magpakumpuni ng kanilang laro ang nasira. Nasisiyahan si Lexie sa mga nakikitang ginagawa ni Lucas. Halos hindi pa rin siya makapaniwala na may natitira pang lalaki sa mundo na kagaya nito. Nagsimula lang silang tumahimik at mag-usap na lang nang halos pabulong nang kailangan na niyang ihele ang isang sanggol na inaantok. Hindi mapigilan ni Lucas ang pagmasdan si Lexie. She was humming a lullaby while softly caressing the back of the baby to make him burp. Halos nakapikit na ang mga mata ng sanggol at wari komportableng-komportable sa yakap ng dalaga. May kung anong mainit na bagay ang humaplo sa puso ni Lucas. Wala pa sa mga naging girlfriends niya o nakadate niya ang may alam sa pag-aalaga ng bata. Halos lahat pa nga ng mga ito ay ayaw ng magkapamilya sa takot na masira ang career o ang figure. Wala sa kanila ang katulad ni Lexie. Sa pagkakaalam din niya, bunsong anak ang babae. Wala itong mga kapatid na inaalagaan. Kaya lalo pa siyang napahanga na natural dito ang pag-aaruga ng mga batang hindi nito kaano-ano. Tahimik silang lumabas ng nursery nang maibaba na ni Lexie sa crib ang isang sanggol at makapagpaalam sa iba pang mga bata roon. Nagpaalam na rin sila kay Tita Cecil na may kausap na bisita. Kaya hindi na rin sila nagtagal. Halos alas 6 na rin ng gabi. "Ang cute-cute talaga ni Baby Joel," nakangiting komento ni Lexie nang makasakay na sila ng kotse. Ang tinutukoy niya ay ang sanggol na kanyang pinatulog. "Parang sabit ka ng magka-baby ah," tukso ng binata sa kanya. Natawa siya. "Kung pwede nga lang, pero hindi naman ako pwedeng gumawa ng sarili kong baby." "Hindi mo ba naiisip ang pag-aasawa?" tanong pa ni Lucas. "Boyfriend muna," sagot ng dalaga. Medyo naiilang na siya sa tinatakbo ng usapan. Alam na ni Lucas ang edad niya at nahihiya siyang maungkat na wala pa siyang nagiging boyfriend. "Wala ba? Wala pa akong nabubulag." Biro lang niya dito. "Ikaw?" "Wala rin." Natuwa si Lexie sa narinig. Pero hindi na siya gumawa ng follow-up question tungkol sa bagay na yon. Kahit pa curious siya sa buhay pag-ibig nito. Binago na lamang niya ang usapan. Naabutan na sila ng rush hour at hindi man nila sabihin, alam nilang pareho na silang gutom. Sa isang special na restaurant sana dadalhin ni Lucas si Lexie. Pero dahil sa traffic, humantong sila sa kalapit na isang eat all you can restaurant. Kilala ang restaurant na yon sa Kamayan style dahil seafoods ang specialty doon. "Oh, ito ang aligay, Lexie." Alok nito sa kanya matapos siyang ipagbukas ng bagong alimango. "Grabe ka, Lucas. Hindi ko na kayang ubusin yan." Kunwari reklamo ni Lexie sa kasalo. Ngunit nasisiyahan siya sa ipinapakitang pag-aasikaso nito sa kanya. "Kaya mo yan. And remember, this is an eat-all-you-can restaurant. Bawal magtira ng pagkain. Maraming bata ang nagugutom." Tudyo pa nito. "Lucas, I swear, busog na talaga ako.
Ikaw na lang ang uubos ng mga yan. Natatawang wika pa niya. Nasa ganitong usapan ang dalawa nang may makita si Lexie na pumasok sa restaurant. Patay, hindi niya palalampasin na may kasama akong lalaking kumakain. Nagpapanik na sabi ng utak ni Lexie nang magkasalubong ang mga mata nila ng kaibigang si Betty. Napakagatlabi siya nang makitang naglakad patungo sa gawin nila ang kaibigan at ang nobyo nito. Lexie Pards, it's good to see you. Ang tagal na ulit na hindi lumalabas sa mga happy lolas. Anito nang magbeso-beso sa kanya. May utang kang kwento, Pards. Bulong nito. Ang tinutukoy nitong happy lolas ay silang magkakaibigan. Hi Betty, hi Eric. Bati niya sa dalawa at nagpatay mali siya sa ibinulong ng kaibigan. Ipinakilala niya ang magkasintahan kay Lucas. Inanyayahan ng huli ang mga ito na sumalo sa kanila. Pero magalang na tumanggi ang magkasintahan. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwentong In Love with My Boss. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.